lutong tinapay and welcome muli sa ating channel. For today's video, katulad ng ipinangako ko sa inyo, ay gagawa tayo ng homemade na corned beef. Magsisimula tayong gumawa ng corned beef. Syempre, ang kakailanganin natin ay karneng baka. Minsan, na-try ko na rin ditong gumamit ng karne ng kalabaw and okay din naman yung kinalabasan. So, ang ginawa ko ay tinusok-tusok ko to para talagang pumasok agad yung brine solution dun sa ating karne. At para sa ating brine solution ay kakailanganin natin ng nasa 1 cup ng mainit na tubig. Alam nyo kadalasan pinapakuluan nila ito para lang talagang siguradong tunaw. Pero hindi na natin kakailanganin gawin yon dahil pipilitin na lang natin siyang matunaw sa paraan ng paghahalo. So naglagay ako dito ng 3 teaspoon ng prague powder. Laging available sa palengke ito. O ito ay kadalasang tinatawag din na pink salt. And then maglalagay din tayo dito ng 1 cup ng light brown sugar. Kung meron kayong dark brown sugar ay mas magandang gamitin yon. And then meron ako ditong 2 teaspoon ng salt, lalagyan din natin yan. Bali ang mga gagamitin nating ingredients dito ay yung karaniwan lamang makikita sa kusina. Maliban lang pala dito sa ating rice wine. Pagka gumagawa talaga ako ng mga processed foods, ay hindi mawawala ang rice wine kasi mas napapabilis nito yung fermentation process dun sa karne and nag-a-add din ito ng flavor, yung medyo manimis na miss at bitter taste na makukuha dito sa rice wine. Pero kung wala kayong mahanap nito, ay okay lang din naman. So maglalagay lang ako dito ng nasa 1 cup ng rice wine and alam nyo napaka-available din ito sa palengke kung maghahanap kayo lalo na sa mga Chinese store, meron itong rice wine. Then maglalagay lang ako dito ng nasa 6 na piraso na tuyong dahon ng laurel and then nahaluin na natin ito at ito na yung mismong ating brine solution. Tapos para mamatay yung init ng ating inilagay na mainit na tubig ay lahaluan natin to ng nasa 2 liters ng water. Kailangan kasi ay nakasoak talaga yung ating mga karne para magiging pantay yung fermentation nito. At dun nga pala sa ating karne ay maganda kung maglalagay kayo ng maraming taba kasi yung taba ang magpapamoist dun sa ating corned beef. Ang ginagawa ko kasi ay pinapakuluan ko to hanggang sa ma-reduce lahat ng liquid para lahat ng pampalasang ilalagay natin ay maa-absorb ng ating karne. At para siguradong nakalubog lahat ng ating karne, ay tatakluban ko to ng plastic. And then, ilalagay ko lang to sa ref for 24 hours. Pero alam nyo, mas maganda kung papatagalin nyo to sa brine solution ng 3 araw. Kinabukasan ay narito na yung binabad nating karne. Mapapansin nyo na lalong nag-pink yung kulay ng ating baka. Ito ay dahil dun sa pink salt. And makikita nyo yung fiber niya ay talagang naghihiwalay-hiwalay na. Ibig sabihin ay nakapasok yung ating brine solution dun sa loob ng karne. Pero syempre, napansin ko nung huli ko itong ginawa ay yung gitna niya ay hindi pa pasok na pasok ng ating brine solution. Hindi pa siya masyadong pink. Kaya talagang I suggest na patagalin nyo ng at least 3 days yung pagsusok niya dun sa brine solution. And then, ito na yung ating pampalasang gagamitin sa pagpapakulo ng ating corned beef. Hindi ko nababalatan yung carrots, hahatiin ko lang siya ng nasa 3 piraso. Ito ay 2 pirasong medium size. Then, maglalagay din tayo dito ng white onion na hatiin ko lang din siya sa 4. And then, meron ako ditong celery at onion stalk. Hindi natin isasama mismo itong mga gulay na to dun sa ating corned beef. Bali, ito ay pampapalasa lang natin dun sa ating pinapakulo. Tapos, kapag na-reduce na yung ating tubig, ay ito yung ia-absorb na flavor nung ating karne. Pagkatapos niyan ay ilalagay na natin yung ating mga binabad na karne. Dati hinuhugasan ko to pero hindi ko na siya huhugasan ngayon kasi ang tinimpla kong brine solution ay hindi ganun kaalat. And then lalagyan natin to ng tubig na lulubog lamang yung ating karne dahil hindi ko siya masyadong pupunuin kasi ang gusto ko nga ay after 2 hours ay reduce na yung ating tubig. So saktong tubig lang ang ilalagay natin. Maglalagay din tayo dito sa papakuluan natin ng mga pampalasa katulad ng garlic powder, laurel,
at saka ng pamintang buo. Para sa pagpapakulo at pagpapalambot ng ating baka, ay gagamit ako ng pressure cooker para mabilis lang. Pero pwede rin kayong gumamit ng ordinaryong kaserola at palambutin ang karne sa loob ng 3 hanggang 4 na oras. After nating maluto ito, ay maaamoy nyo na sobrang bango ng ating karne at linamnam, bali na-absorb nito lahat ng pampalasa na nilagay natin. Tapos ay paghihiwalay-hiwalayin ko lang yung fiber nito at igigisa na natin to. Kung paano kayo mag-isa ng normal na corned beef, gagamit tayo ng maraming bawang at maraming sibuyas. At para maging moist yung ating corned beef, kasi nga pinatuyo natin to nung pinakuluan natin, ay maglalagay ako dito ng nasa 1 cup to 2 cups ng tubig. Kung meron kayong natira dun sa pinakuluan nyo, ay yun yung dapat yung ilagay. So magigisa lang tayo ng bawang, sibuyas, bell pepper. Maglalagay ako dito ng sesame oil para medyo magkaroon siya ng toasted nut lasa. And maglalagay din ako dito ng seasoning, liquid seasoning. Kayo kung paano kayo magisa ng corned beef na ayon sa inyong palasa, ay yun yung gawin nyo. Kung ititinda nyo to, ay huwag nyo na itong igisa kasi iikli yung buhay niya. Bali, pagkatapos nyo siyang pakuluan, ay ishred nyo na lang. Tapos, ilagay nyo na sa mga container at pwedeng-pwede nyo nang ibenta. Tatagal ito ng nasa 8 days na nakaref. Tapos, ay kapag ipapalaman nyo naman to sa tinapay, katulad ng ginagawa ko, ay huwag na kayong maglagay ng patatas. Pero kung iuulam nyo naman, ay pwede kayong maglagay. Kasi pagkat sa tinapay ko to pinapalamanan, ay tumatagal ito ng nasa 3 to 4 days nang hindi siya nasisira kahit nasa room temperature lamang. So, gagawa na tayo ng corned beef burger. Bali, magto-toast ako ng bun. Meron na tayong recipe nito na posted dito sa ating channel. Naglagay lang ako ng kaunting butter dun sa ating kawali. And then, maglalagay ako sa bun natin sa kabilang side ng mayonnaise. And ito-toast ito. Sobrang sarap nito kasi nanunuot talaga yung lasa ng mayonnaise kapag kakasama natin itong itinoast. Sa kabilang side ay maglalagay ako ng mustard. And after natin yung matoast, maglalagay tayo ng cheese at ilalagay na natin yung ating corned beef. Sa 2 kilo ng corned beef ay makakagawa kayo ng nasa 60 pieces to 70 pieces stuffed pandesal. Masyadong maraming palaman na yun, pero kayo kung anong gusto nyo, gano'ng kadaming palaman para mas makontrol nyo yung yield nyo. So, tikman na natin yung ating ginawang sandwich. Music.